Inuulit ko po na yung lumabas po na balita tungkol po sa plano po ng pag-standardize ng DTI sa sikat nating pagkain na tinatawag na adobo ay hindi po mandatory. Okay? Hello po mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. Sa hindi po nakakilala sa akin, I'm Chef Angel. I've been working po sa isang international seagoing vessel for 20 years as a chef. Magbibigay lang po ako ng isang reaction sa nakita ko pong balita. At ito po isang controversial na balita na nakita ko po sa TV tungkol po sa pag-standardize ng DTI BPS sa sikat at masarap nating pagkain na tinatawag nating adobo. At alam ko po na marami pong confused kung ano po bang ibig sabihin niyan kasi marami po ako nakikitang mga reaction at comment sa iba't ibang kilalang mga chef. So ibibigay ko naman po yung side ko kasi alam ko po na mga iba po sa inyo ay hindi masyadong naiintindihan kung ano po ba ang ibig sabihin ng balitang ito. Before po ako mag-start, ano nga ba yung adobo? Or saan nga ba nagsimula ang adobo? So, bibigyan ko lang po yun ng konting hints kung saan po galing yung adobo. So, yung adobo po ay ginagawa na po at niluluto na ng ating mga ninuno noong unang panahon before po ng Spaniard era. Ang original po na adobo ay composed lang po ng tatlong elemento o tatlong ingredients, that is water, salt, and vinegar. So tatlong ingredients lang po ang original na ingredients po ng adobo dahil po ang asin at ang vinegar ay isang preservatives. So yan po ay ginagawa ng mga ninuno natin to preserve and to prolong the life of the food. Kasi ang bansa po natin ay bilang po sa tropical island. So mainit po at mataas po yung moisture sa ating bansa. Kaya kung inyo po napapansin, pag nagluto po kayo ng adobo, kahit pa ilang araw nyo po yan iwanan sa ref or sa room temperature ay hindi po basta nasisira yung adobo. Ang gawa po niya nung vinegar at ng salt na serve as preservatives. So yung adobo ay hango sa salitang Espanyol na ang ibig pong sabihin is adobar. Na ang ibig po sabihin sa English ay ito po ay tinatawag na to marinate or marinade. Importante po sa pagluluto ng masarap na adobo ay yung tinatawag na marination process. At abangan nyo po yung aking upcoming vlogs dahil maglalabas din po ako ng sarili kong version ng adobo. So sa ngayon, pag-usapan po muna natin yung balita. At ito po isa sa pinaka maugong na balita when it comes to culinary dito po sa ating bansa. So ito po, tatalakayan na po natin. Trabaho po ng DTI ay sila po yung nagbibigay at nagbabantay ng presyo, nagsiset ng standard, nag-i-inspect bago po i-release sa merkado para po ibenta. So as a consumer tayo po ay may rights po tayo na magreklamo. Saan po ba tayo pupunta? Sa DTI. Kaya doon lang po tayo pwede magreklamo when it comes to quality at prices po ng ating binibili. That is our rights as a consumer. So yung DTI BPS ay isang committee na binubuo po ng hindi basta-bastang mga sikat na mga chef, may-ari ng restaurant, writer, at iba pa po ang mga profession na related po sa culinary. Okay? Ang trabaho po nila
ay sila po ang magbibigay ng standard na recipe, standard na sukat, standard na ingredients sa mga sikat na pagkain at lutong Pilipino. So, ano-ano nga ba ang sikat na pagkain natin na gusto nilang gawing standardized? So, katulad po ng adobo, sinigang, lechon, etc. po. Dahil marami pa po tayong sikat na mga dishes internationally. So, ito po ay applicable lamang sa labas po ng ating bansa. So, para hindi po kayo ma-confused, ganito po, bibigyan ko po kayo ng example. So, po kung ako po ay gusto magpatayo ng isang restaurant abroad, so, mag-include po ako ng Filipino dishes. So, saan po ba kukuha ng recipe? So, para masigurado ko na yung aking lulutuin ay talagang maglasang adobo. So, mayroon po silang ginawang guidebook. Yun po ang pagkukuhanan ko ng aking recipe. Yung book po na yun, yung tinatawag ng culinaria, na binuo po yan ng DTI BPS. Yan lang po ang trabaho ng kanilang committee. So, marami po akong nakikita at marami po akong naririnig na iba't ibang komento na porky daw ang dami ating problema. That's true. Okay po. Tama po yan. Sa panahon ngayon, nauna po ngayon, pandemic. Para sa akin, hindi po muna natin dapat yan bigyan ng pansin. Okay? O bigyan ng priority. Dahil sa ngayon, pandemic po tayo. Totoo naman po na mas paganda po sana. Unahin natin yung mas importante. Okay? So, sa mga nagtatanong kung hindi ba sundin yung standardized na recipe ng DTI, uulihin ba kayo? O sisitain ba kayo? O hindi ba pwede? Wala pong ganon, okay? Ang DTI po, ayon po sa nirelease nilang sagot, sa nagbabati ko sa kanila, ini-encourage po nila ang lahat po ng tao na mag-put up pa po at gumawa ng iba't ibang uri ng recipe ng adobo. Wala pong pwedeng magpahinto sa inyo o magbawal sa inyo. So, clear po yan na wala pong nagbabawal sa atin. So, as a chef, hindi po pwedeng i-apply dito yan sa Pilipinas. Bakit po? In every region, iba't ibang ethnicity po tayo, iba't ibang pamamaraan. So, napakarami pong version ang pagluto po ng adobo. At iba't iba po ang gusto natin na lasa ng adobo. Di po ba? Kahit po sa bahay po natin, iba po ang gustong luto na version ng inyong asawa, ng inyong anak. In my case, gusto ko po sa adobo ay tuyo. Gusto naman po ng asawa at anak ko ay may sauce. So, napakaraming version po ang pagluluto ng adobo. Mayroon pong adobong tuyo, adobong may sauce, adobong may eswete, adobong may gata. So guys, as a chef, ito lang pong masasabi ko. Gawin nyo po ang recipe na sa palagay nyo po ay masarap. Whether may toyo yan o wala, may asukal yan o mayroon, sabi din nila yung adobo daw, pag nilagyan mo ng asukal ay hindi na daw adobo yun, humba pa rin po. Yan po ay depende po sa nagluluto. Kaya as a chef, katulad ko po, wala pong perfect na recipe kasi iba-iba po ang panlasa ng tao. So, yung masasabi ko lang, kung ano po sa tingin nyo ang makapagpasarap sa inyong niluluto, continue lang po kayo. Okay? So again, inuulit ko po na yung lumabas po na balita tungkol po sa plano po ng pag-standardize ng DTI sa sikat nating pagkain na tinatawag na adobo ay hindi po mandatory. Gawin nyo po kung anong uri ng luto ang gusto nyo. Wala pong makikialam sa inyo. Hindi po pinagbabawal yan. So sana po
nakapagbigay po ako sa inyo ng kunting kaalaman at kunting insights kung ano nga ba ang katotohanan behind po sa balita na yan. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, please huwag nyo po kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot na rin po ng bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo kung may mga bago po akong upload na mga bagong video. So again, this is Chef Angel. Nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!